okay, nakalabas na tayo guys. It's currently 2 PM. May nadaanan akong bibimbap place dito and parang nakita ko sinadjust din siya ng isa sa mga viewers natin sa Instagram na parang masarap daw. So, mag-lunch na muna tayo before we head to the airport. Dito tayo kakain guys, sa Dagimbap. Yan, dito lang siya sa area natin. Ayan na yung mga food nila. Yung loob niya guys, may order na naman doon sa harap pero naka-Korean. So kung English, pwede dito. Ayan o. Tapos meron ditong pwede kang pagpilihan, may English translation. Tapos iti-check mo dito. Parang manual ordering, ganun. Pakinggan niyo yung tuktok guys. Isa yun sa mga pinaka-favorite kong kanta ng Bangtan. Spring Day. Ito na yung food natin guys. Nahalo ba ito? I think so. Luin natin. Ayan o. Wow. Dami. Ubus ko kaya ito. Ano ito guys? 9,000 Korean yun. Sabi, sakit ng paa ko guys. Alam nyo ba nung papasok tayo ng store? Muntik na akong madulas. So nadulas na isang paa ko pero napigilan ko. Pero parang napuwersa yung kaliwang paa ko. Ganun. Sakit. Pero buti lang di tayo natuluyang nadulas. Hingga guys sa Taiwan na natuluyan tayo nadulas. Anyway, kain na tayo guys. Ano siya guys? Beef bulgogi. Ang sarap. Favorite ko na yung ganito dito. Kasi kahapon sa BTS store, di ba? Bibimbap din na pork kinain natin. Ang sarap din. Ngayon beef naman. Ang sarap din. Parang gusto ko pa mag-take out. Sarap. Grabe. Ayan o. May egg, may bulgogi. Tapos may mga gulay, sibuyas, cabbage, carrots. Si Chrissy pala from Instagram yung nag-recommend ng place. Hinanap ko talaga. Kasi sabi ko naalala ko may subscriber or viewer from Instagram na nag-recommend ito. I'd like to shout out pala si Dr. Peachy Sagpao from PGH. Ayan, nagpapabati siya. Si friend niya yung sister nung isa sa mga bosses namin, si Ma'am Lori. Hi Doc Peachy Sagpao, maraming salamat po sa pag-watch ng vlog ko and sa pag-support po sa akin. Sabi ko guys, baka hindi ko maubos, diba kasi ang dami. Surprisingly, naubos ko kasi nga ang sarap. Pero super busog guys. Grabe. And ayan, nadumihan na naman po tayo. Opo. Kaya ang hirap mag-white eh. Hanggang mamaya na ho yan dumi na yan. Kayaan nyo na guys, pasensya na kayo kung makalatang kumain. Yan, dito tayo muntik madulas kanina guys. Napabukang-kangin pa ako. Ang sakit. But yeah, okay lang naman. Di naman tayo natuloy madulas. Anyway, wala nang ulan ulit. Kaninang umaga lang. Ano oras na? 2:30 na. O sakto lang, mga 3. Sakay na tayo. Dito lang yung sakay ng bus. Oh. Okay, let's go. Paik na tayo sa hotel. Kunin natin yung gamit natin. Guys, nandito na tayo sa ating hotel. Ganun lang kabilis. Napakalapit natin sa Myeongdong. Paulit-ulit, no? Hanggang pag-uwi, yun ang sinasabi. Siyempre, guys, proud ako pag mga ganyan. Kasi, alam mo yun, ang ganda ng mga nakukuha nating location, di ba? Mag-last hura tayo nung coffee sa 7-Eleven. Total, inaantok-antok ako, guys. OMG, pangalawang kape na natin. Di ba, binabawasan ko nga. But yeah, anyway, sige. Last day naman na natin dito sa Seoul. Sulitin. Kung na magbaon tayo ng gimbap. Baka gutumin tayo sa airport mamaya, no? Bulgogi and tuna. Ano bang masarap? Tuna and kimchi? Ano to? Pork sausage kimbap? May isa. Hot pepper? Ano kaya? Sige, pork sausage kimbap na lang. Tapos ito, hindi man lang tayo nakatry nito, no? Try na kaya natin ngayon kung ano bang lasa talaga niya. Yan o. Kinakain ni Kim Bok Joo. Napanood nyo ba yung weightlifting fair Kim Bok Joo? Diba favorite niya to? Sige, kain din tayo. Ito guys, 4-8.
O, diba ang dami nating time? Alas 7 pa kasi yung flight natin, guys. Ano oras na ngayon? 2:40. Eh, this is Korea. Wala man tayo sa Pinas na kailangan 4 hours before the flight, diba? So, ito na. Buksan na natin. Ice caramel macchiato naman kasi never pa natin to na-try. Bumalik ako sa loob kasi binilang ko si ate pika ng merienda. Nakalimutan ko siyang bilhan. Egg sandwich tsaka banana milk. Sana umiinom siya ng banana milk. Ayan na guys, macchiato. Last for ng coffee. Tapos may straw naman. Let's try. Wow, ang sarap. Macchiatong macchiato guys. Grabe, ang sarap nitong mga pouch na drinks talaga. As in. Favorite ko na to guys. Alam mo yun na hindi siya kukulang sa lasa talaga. The best. Okay guys, it's 1:37 now. And tapos na tayo mag-impake. Ready na tayo mag-check out. Konting retouch na lang. And konting likpit. Tapos lalabas na tayo. Pakita ko sa inyo yung in-impake ko. Ito siya guys. Master packer na talaga ako. So, lahat ng mga pasalubong, yung mga hinol natin, nandito yan. Tapos, andito yung mga damit. So, lahat ng mga labahan ko, andito. Tapos, andito yung mga bagong damit na nabili natin. Tapos, ito yung hand carry natin. Tapos, ito pa yung isang hand carry, yung mga laptop. Sorry, andun pa yung timbangan ko. Dinala ko na siya kasi nakalimutan kong dalhin to nung nagpukuha tayo, diba? Nainapan ako malaman tuloy kung ilan na yung bagahe. Yan ang ating gamit, guys. Ito, nag-charge na akong konti. Extension, dadalhin natin yan. Tapos, yung saksakan ng pocket wifi, ibabalik natin sa box dahil ibabalik natin yan sa airport. Yan na yung shoes. Ready na? Okay. Let's final pack. Tapos, labas na tayo in a bit. Okay, guys. It's 1:50 now and ready na tayo mag-check out. Ayan na. Sinuot ko lang ulit yung polo ko na sinuot nung papunta, guys. Kasi, ang lamig sa labas. And, malinis naman yan. Hindi naman yan napawisan talaga ng bongga. Kaya, okay lang siyang ulitin. Nakakahiya nga lang yung mga nakakita sa akin nung papunta. Tapos, pag nakita nila ako ulit ngayon, sabihin, si JM yan ulit yung suot. Yeah, anyway, ganun talaga guys. Diba? Kesa naman lamigin tayo, wala tayong jacket or anything. And syempre sa airport malamig, sa airplane malamig din. So, yan ang ating airport outfit. Pakita ko sa inyo yung final na bagahin natin. Tingnan nyo guys, so, nangitim yung noo ko. Ganyan talaga yun, sabi ko sa inyo. Every time na mapababad talaga ako sa araw, ito yung unang nangingitim sa akin yung noo ko. So, yun, ganun talaga. Summer and during pag-explore natin, naarawan talaga tayo ng bongga. Okay na yan kaysa naulanan, diba? So, thank you kay Stay Guest House kasi I had a wonderful stay here. Mababait yung mga may-ari, si Ate Rica, yung the manager mabait, tapos super lapit sa Myeongdong and napaka-comfortable, malinis and also, okay na okay siya. So, tara na guys, labas na tayo. Ayan yung bag natin guys. So, ito yung hand carry. Tapos, ito yung maleta. Nabasa ko yung mga comment nyo, ang sabi, i-blow dry lang yan, matatanggal. Kaso wala naman kaming dryer sa bahay. So, tignan lang natin, order na lang tayo sa Shopee. Or, baka may iba pang pantanggal. Tinimbang ko to guys, 21 kilos. Ang allowance ko lang sa Jeju Air ay 20 kilos. So, kung hindi siya i-accept mamaya, maglilipat tayo dito. Kasi 10 kilos naman yung hand carry allowance natin. Eh, parang mga 5 kilos lang ito eh. Okay, let's go! Okay guys, alas 3 na lang hapon ngayon. And nakalabas na tayo ng ating hotel. Let's say goodbye to K-Stay Guest House. Ayan. I really had a great stay. Okay na okay siya guys. Kasi super lapit nga niya sa Myeongdong. Tapos malinis, mabait din yung owner. Mabait din si Ate Rica, yung tagapagbantay. Anyway, ito na ang bag natin. Ayan. Ready na tayo. So, tara, punta na tayo sa bus stop. Magbabas tayo going to Incheon Airport. Dito lang sa Myeongdong. Ngayon nilalakad natin. Ngayon hinihila nating maleta. Diba? Hindi naman siya mahirap bitbitin, guys. Lalakad tayo papunta doon sa kanto na yun. Sa may L7 hotels. Kasi doon yung sakaya ng bus. Ay, let's say goodbye to Myeongdong. Grabe, mamimiss ko ang Myeongdong. The late night food trip sa shopping street. Diba? The shopping. Yan yung pinapagawa natin ng salamin. Okay, dito tayo liliko, guys. So, dito yung bus stop. Here. Actually, maaga pa nga tayo. Wala stress pa lang, diba? Wow. Ayoko naman i-underestimate. Kasi, baka tayo rin ang mahirapan. Okay, we made it here guys sa airport bus stop. Ayan o, 6001 and 6015.
Tapos malapit siya sa exit 8. Ayun. Exit 8. Tapos sa harap lang siya ng Prince Hotel or Hotel Prince. Ito Music Korea, ito yung Daiso. Ayan. So dito na tayo sasakay ng bus going to Incheon Airport. Oh, I'm going to miss Myung Dong. Ayan o. Airport bus, 17,000 won. Guys, yung naka-yellow, siya yung nag-a-assist dito. So, itatanong sa inyo kung anong terminal kayo, ganon. So, sabi ko, Terminal 1, Incheon Airport. Ayan. Sabihin natin yung maleta dito. Thank you. Ayan na guys, Incheon Airport na bus. 6015. Gamitin natin ating T-Money card. Pasay na ako guys sa airport limousine bus going to Incheon Airport. Pinagpawisan ako guys, kabado moments. Ay, teka lang, Myung Myung Dong shopping street. Bye Myung Dong. Yun guys, kinabahan ako kasi yung T-Money card ko 6,000 won na lang pala ang laman. Ang pamasahe 17,000. Ubus na yung cash ko, hindi na ako nag-withdraw talaga. Kanina pa ako kabado umaga kasi hindi na ako nag-withdraw. And tinitipid ko talaga yung cash ko kaya ang pinambabayad ko sa mga kainan, card na. Tapos ngayon, hindi inaksip yung T-Money card kasi 6,000 na nga lang. Halaga, sinimot ko lahat ng bariya ko talaga. Lahat as in lahat. Alam mo kung magkano natira sa akin? Ayan o, 50 won. Imagine. So, we are still blessed. Dahil umabot tayo sa 17,000 won. Ibig sabihin, ang pera ko na lang pala ay 17,051. Ay, na ako nakakatawa. Anyway, naisip ko kung may gagastasin pa tayo sa airport. Eh, kung wala na, hindi na tayo mag-withdraw. Pero kung meron pa, mag-withdraw na lang tayo. Masaya nung ads nila guys. So, ang cute din namin yun. So, wala na. Namyunsu pala. Hindi Namyunsu. Cute. Ngayon, dinadaan na natin, guys. Itong mga puno na to. Ang ganda nito sa autumn. Balik tayo dito sa autumn, guys. Gusto nyo ba? Comment down below kayo kung gusto nyo. Dahil babalik na rin na tayo pag gusto nyo. Yan o. Ganda o. Hindi na ulit si Namyunsu, guys. We made it to the Incheon International Airport Terminal 1. It's currently 4:30. Sakto lang guys, di ba? Nakikita niyo yun? Pinaghahatiran to ng BTS. OMG! Hanggang pag-uwi natin, ang saya sa feeling, di ba? Tsaka ang lamig na guys. Parang ano na tuloy yung weather. Parang autumn na, ganon. Yan o. Maghintay na kaya ako dito. Baka may lilipad na BTS. Char! Nakaraan, lumipad si V, di ba? Tapos kababalik lang niya. Ganon. Anyway, sige na, pasok na tayo, guys. Ito yung bus, oh. May mga tumutulong naman. Kaso, guys, wala akong maibigay. Gusto ko sanang bigyan ng tip kasi matanda na si Tatang. Kaso nga, said na yung wallet natin, di ba? Naubos yung Korean won natin. Ay, nako. Anyway, next time na lang ibigyan natin si Tatang. Pasok na tayo guys. Ayok pa pumasok. Nag-enjoy ako dito sa labas. Ayan, dahil maulan guys. Ang lamig ngayon. Grabe. Goodbye South Korea. Babalikan kita sa autumn. Ala, naiwan yung bag ko guys. Ngayon muna naalala. Yung Herschel ko na gray. Ayan o. Lutang, kasi nilalapag sa harap eh. Kasi yung mga kasama ko sa bus, naglapagan sila ng bag. So nilapag ko din. Wala pa na yun. Wait, mag-contact tayo information. Okay guys, pasok tayo sa entrance. Baka may information dito. Information, ayun. Ang ganda ng Incheon Airport guys, oh.
Dito tayo sa information. Ay, nako, 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 nako. Sa dami na may iwan yung bag ko pa talaga. Parang kinabahan ako bigla, guys. Sa dami nung may iwan ko, di ba? Kaya magtanong tayo dito. Ah, hello. May I know if you can contact the bus that I rode? Because I left my bag inside the bus. It's the airport bus 6005. Yes. It's going to Terminal 2 now, I think. The bus tab maybe at the exit number 9. Go to exit number 9 and talk to them. Okay. Who do I talk to? Maybe if you go outside there, so you can find the bus. Oh, really? Bus tab. Yes. I thought it's going to Terminal 2 now. Yes, yes. Usually the bus lost stuff. Oh. You can get lost and found. No, not lost and found center. Your bus is going to Terminal 2. Oh, yes. It will go back. Terminal 1 bus coming here. Okay. I'll go here. Terminal. Yeah, here first. Exit 9. Yes. Thank you so much. Okay, guys. May pag-asa. Narinig nyo naman, di ba, ang sabi, yung bus na yun, pupunta ng Terminal 2 kasi iahatid yung mga passengers. Pero, babalik daw yun dito sa Terminal 1. And sa Exit 9 daw, pumunta. Kasi, usually, dito din daw, bumabalik. So, sige. Kinabahan ako. Ay, nako, sa dami-dami nang maiiwan, guys. Eh, dito tayo bumaba sa Exit 9, eh. Tanong natin dun sa ano. Sir, I left my bag inside the bus. Yeah. Terminal 1, Terminal 2. Here, Terminal 1. Terminal 1? 1 Terminal, Airport 2. Yeah. Leave bag. My bag. I left inside the bus. What's here? Station, 어디서 타셨어요? Here. Huh? Terminal 1. 아니, 그러니까 어디서 타고 오셨냐? 스테이션, 어디 스테이션? 스테이션? 예. 그러니까 여기 어디서 타고 오셨냐? 저 명동. 명동? 명동. 드라이버 어느 편에? 드라이버. 드라이버 몇 번째? 그 리무진 버스 몇 번째? 아, sorry. 드라이버 그 몇 번째? It's the one who assists me. Kasi yung sabi, pagka Terminal 2, babalik daw dito sa Terminal 1. Ayan o, ganyan o. Ayan sila. So, tumutulong silang ibaba yung maleta. Sabi ko nga, bibigyan ko sana si Kuya. Siya yung nagbaba eh. Tapos wala na akong pera. Tapos ayun, naisip ko, wala yung Herschel ko. Naiwan dun sa harap. Ang pinaka-importante dun is nandun yung laptop ko. Tapos yung wallet ko, nandun din. Nandun yung wallet ko kasi, guys. Hindi ko dinadala yung wallet ko dito. Dahil, ang mga nandun naman ay yung mga pera ko na mga peso. Tapos yung credit card ko, dito naman. Pero yung mga wallet ko, tsaka yung debit card ko, andun. May babalik yan. Sure ako, guys. Aga pa naman, 4:40 pa lang. Yun talagang ano ko, guys. Makakalimutin ako sa pagsama ganyan. Kaya dapat pala hindi ko na lang nilapag sa harapan. Sa bus kasi may isang space doon na maluwag. Doon nilalapag yung mga hand carry. So yung mga nakasabay ko sa train, naglapagan doon lahat. Nilapag ko din yung akin. Tapos nung pababa na ako, hindi ko naisip na kunin. Kasi ang naalala ko lang na kunin is yung maleta ko na nasa ilalim. Sige, tayo natin, guys. Buti na lang, medyo maaga. Alas 3 tayo umalis. At may time pa tayo maghintay ng bus. Kamot ulo na lang.
Pero they are very helpful, guys. Tinawag nila yung parang manager nila. Tinanong kung anong plate number nung bus, buti na lang may vlog tayo. Tapos yung kulay nung bag, pinakita ko yung picture, buti na lang na-vlog ko din kanina. Tapos nakuha nila yung bus number, and then anong oras umalis sa Myeongdong, anong oras ako dumating dito. Tapos pinakita ko lang yung picture. Tinanong ko anong oras flight ko, sabi ko 7:00. Ayan, tinatawag na nila. But they are very helpful naman. Pero yun guys, ito talaga ang sakit po, no? Kung pinafollow nyo ako ng matagal na, insan may nakakalimutan talaga ako mga gamit. Ewan ko, yun talaga ang ano ko guys. Pakakalimutin ako sa ganun. Ayun ako. Ayan, tinutulungan ako ni Kuya. Parang manager nila. Pinadrawing pa kung sa inside ng bus. Saan ko daw nilagay. Unong chae, you find your gray bag. Okay. Okay. Thank you. That's okay. Nakita na raw yata yung bus kasi sabi, we find your bus. Hindi ko alam kung sinasabi niya na ba nakita na or hahanapin pa na. Pero nag-thank you na ako. Inassume ko na nakita na. Struggle is real, ha? Mukhang maliwalas naman yung mukha nila. So, feeling ko nakita na nila yung bus talaga. Papunta na siguro dito. Gusto ko sana silang bigyan ng tip. Kaso ano ba yan? Lang kapera-pera. But I know for sure, hindi naman nila ina-expect yun. Pero yun, gusto ko lang sanang bigyan sa panic. Anyway, ano na ito, baka sign to na maghintay muna ako dito dahil baka may darating na idol. Pero sabi naman ng information, babalik daw yun dito eh. Pero hindi niya sinabi kung ano oras babalik. Baka naman mamaya pang gabi bumalik kasi iikot pa ng Myeongdong. Pero hindi tiyanong naman kung ano oras flight ko, sabi ko 7. Thank you! Okay guys, ayan, they're very accommodating talaga. Hindi ko man lang sila nabigyan ng something, no? Anyway, pagpalain sana sila ni Lord. Guys, bababa na ako. Saan tayo bababa? So, ang instruction, go down to exit 6. Tapos, i-approach ulit yung naka-blue na uniform kasi kasamahan nila. Tapos, darating daw yung bus ng 5:25. 4:55 ngayon, guys. So, in 30 minutes. So, tara, baba tayo sa exit 6. Ayan na, pababa na tayo, guys. Ah, okay. Kaya siguro pinababa ng arrivals kasi yung bus na yun ay pabalik naman sa city. Okay, got it. Arrivals tayo. So, baba pa lang isa at dalawa pa. Okay, we made it to the arrivals area. Kung naalala nyo guys, dito tayo ng picture-picture. Diba? Saya-saya. And exit 6 daw tayo. So dito. Kasi nandun pa yung pocket wifi. Diba guys, mag-return pa tayo ng pocket wifi. Eh yung pocket wifi nandun sa isang bag. So ayan. Ito na yata yun. Ay, nandito na tayo sa exit 6 guys. I-approach daw yung naka-blue. Sabi ni manager kanina. Dito. Struggle lang sa communication guys, pero ayan naman. Kinakompose ko na yung message ko sa utak ko. I'm the one who lost the bag. They are going station. I was asked to go down here. Down here? Yes. Ang hirap magpaliwanag. Sabi ni manager eh, i-approach lang din naka-blue. I'm the one who lost the bag. Tinignan lang ako tas. Okay, wait here. Okay. Thank you. O ayan, naintindihan niya na. Kasi nag-google ako. 25 o. Okay. Thank you. Nag-google ako. Ayan. Nanon. 6015 bon. Bosu. Ani mil bago. Dugawasuyo. Basta ang English translation niya ay I left my bag inside the bus. 6015. Tapos yan. Sabi niya, oh okay. Nag-gets yan na. Oh wait here. It will arrive 5:45. Mabuti na lang talaga inagahan natin guys. Ayan, nagretouch na ako. Para naman hindi tayo mukhang namumutla. Namutla yata ako kanina dun sa paghahanap ng bag ko.
Anyway, mukhang nakatulong din guys yung na-videohan ko yung bus. Kasi diba, usually ginagawa ko naman talaga yon para to give information, ganun. Napakita ko dun kay manager na, oh, ito yung bus na sinakyan ko, ito yung plate number. Notice na, 5:10. So, 15 minutes na lang tayo maghihintay. Tapos, diretso check-in na tayo, guys. Plano ko pa naman pumunta ng saktuhan, diba? Buti na lang inagahan natin. Para magkaroon ng mishap, di may time pa tayo. For sure, aani na naman to ng mga iba't ibang comments. Huwag sana kayong magalit, guys. May mga pagkakataon talagang hindi natin in-expect. It's part of traveling, di ba? Although ako, yan, medyo makakalimutin talaga ako pag mga ganyan. Kaya ayoko naglalapag. Kaya nga pag umaalis ako, eh, gusto ko nakasabit palagi sa akin yung kahit anong gamit eh. Ayoko nung hawak na, kunyari yung maghawak ako ng payong, gano'n. Kasi for sure, malaki ang chance talaga na maiwan ko yan. Kailangan nakasabit talaga siya sa katawan ko. Else, may iwan talaga siya. Kunyari, paper bag, gano'n. So, huwag na kayo magalit kasi makukuha naman natin. Okay guys, yay! Naibalik na ang ating bag. Intact na intact, di ba? Yay! Kamsahamnida! Kamsahamnida to the bus company here in Korea. Ayan. Ayan siya guys. Tiyata yung bus eh. Or hindi. Basta ayan, naibalik dito. Ayan si kuya yung nagbalik. Yay! Let's go guys! Balik na natin yung pocket wifi. Kamsahamnida! Ang laman niya guys, oh. So dito yung laptop natin. Tapos, ito yung sinasabi kong wallet ko. Anyway, ito yung wifi na ibabalik natin. Let's go! Okay, dito tayo magre-return ng pocket wifi guys. Sa Katie. Ito yung arrival, so. Here. Right, we're done guys. Ibalik na natin yung pocket wifi. And now, our last thing to do is mag-check-in. 5:30 na ngayon. Kung 7 PM ang flight, magka-close yung check-in counter ng 1 hour before. No? So, yeah, may time pa. Let's go, bilisan na natin. Ang cute naman ito guys. So, check-in na tayo. Let's find the Jeju Air na counters. Ang ganda ng Incheon Airport, guys! I love it! Yung flight natin, guys. Jeju Air 710. L08 to L35. Ah, doon! Okay. H pa lang to. So, doon pa sa dulo yung L. Okay, let's go! Ito na, guys. We made it to Jeju Air. Okay, got our boarding pass. And ano guys, 22 kilos nga yung bagahe. Pero inaccept naman kahit 20 lang yung allowance. Tapos 6:40 yung boarding time, 5:45 ngayon. So mga isang oras pa bago yung boarding time. Tara na, pasok na tayo guys. Let's go, let's go. Init, grabe. Mainit kasi naglalakad ako. Pero mamaya, malamig na yan. Ah, ito na. Okay. Ang social naman, guys. Ayan o. Let's go. Okay, guys. Lusot na tayo sa final security check and immigration. Alam nyo, guys, sa tinagal-tagal kong lumilipad, first time ko lang nahinga ng passport during the final security check. I don't know why. Pagka lagay ko lang ng bag ko, nilabas ko lang naman yung laptop, yun lang naman ang ginawa ko, ha? Tapos, tinignan na ako nung officer. Tapos sabi ba naman sa akin, may i-check your passport? Ganon. Tagulat ako. Sabi ko, hindi na ako nagtanong na why. Pero hindi labas ko yung passport ko. Tapos chinek niya yung passport and boarding pass. Okay, you're good. Yun lang. Nagulat ako kasi never naman nagawa sa akin yun during the final security check. Mukha ba akong kaduda-duda guys? Anyway, nandito na tayo. Punta na tayo sa boarding gate natin. Pero mayroon pa tayo tax refund, di ba? Yung nabili natin sa Korea Mart. Pero maliit lang naman yata yun. Pero tignan natin kung madadaan na natin kung along the way ba siya. Yan, dito na yung gate natin, 29 to 41. Kasi 33 tayo. Pero, asan ang tax refund? Ang tax refund daw is near gate 28. Sige, puntahan na natin guys. 5:55 pa lang naman. So, 6:40 pa boarding. Meron pa tayong 45 minutes. Sayang naman eh, kahit na maliit lang. Here's the tax refund. Malapit siya sa gate 28. Ayan o.
dito tayo sa Easy Tax Refund. So guys, refund amount 2,000 won. Oh, diba guys, sayang din yung 2,000 Korean won. Ang liit lang nung refund, no? Pero kinuha pa talaga. Bakit? May time pa tayo eh. Ayan guys, ba't kaya ako naka-priority? Ano ba, napindot ko na naman dito sa booking nito. Anyway, malalaman natin mamaya. Sige, let's go. Guys, ang galing oh, may flight ang Jeju Air diretso pang Lao, Bohol. No, kaya marami nagbabakasyon doon ng mga Korean, may direct flight. Pati sa Kalibo, di ba, meron? Anyway, pansin ko lang naman, diretso na tayo sa gate. Oh, may Paris Baguette pala dito sa airport. Tapos meron ding Food Empire sa taas. Tingnan natin. Sige, tingnan natin. Aga pa naman. Yan, pork cutlet. Haba ng pila, guys. Ah, okay. Sige. Yan, Namsan King pork cutlet, tapos burger doon. Sige, ito na lang tayo sa Paris Baguette. Actually, meron pa sa kabila yun. Fo. Pero baka maalanganin tayo. Dito na lang tayo sa yung mati-take out natin. Wait, nakababa na ako dito guys, pero may egg drop pala dito. Ayan o. Try natin yan. Kasi hindi pa natin na-try yan, diba? Although meron na yan sa Manila. Pero iba pa rin if matatry natin siya dito sa Seoul. Ayan, egg drop. Dito tayo order. T-money or card pwede. Yan ang dami nilang choices. Ano tayo? Toast. Ay, sandwich na lang. American ham and cheese. Tapos, order tayo ng coffee. Coffee na naman. Wala bang juice? Sige. Ayan, 10.5. Payment. Naka-order na tayo guys. For some reason, hindi nag-work yung card doon sa machine. So, dito ako sa counter umorder. Pwede naman. Ang bill natin ay 10,600 won. Egg drop siya. Saka orange juice. Okay. Got our egg drop guys and orange juice. Punta naman na tayo sa gate. Doon na lang natin kainin kasi 20 minutes na lang boarding na. Here's our gate guys. 33. Jeju Air to Manila. Let's go. Okay guys. 6:30 na and we made it to our boarding gate. 6:40 yung boarding time. So 10 minutes before boarding time. Nakarating tayo. Kainin natin yung ating egg drop. Actually, kinakagat-kagat ko na siya. Pero gutom na ako. Pero may baon naman tayong bibimbap dyan. Okay guys, 6:35 na ng hapon ngayon. 5:35 sa Manila. And 5 minutes na lang magsa-start na yung boarding according to the schedule. Naubos ko na pala yung egg drop guys. Sakto lang siya. Mas masarap pa niyo yung ice actos na kinain natin kanina. Orange juice na lang inumin ko tapos boarding na tayo. And palit na ako ng shades guys. Kasi ready na to sleep sa airplane mamaya. Hanggang pag-uwi na to sa NAIA. By the way, ang dating natin sa NAIA ay 10:30. 4 na oras yata ang biyahe. So, eh, di ba 1 hour ahead yung South Korea. So, mga 3 and a half ang biyahe. Saglit lang din. Nung papunta tayo dito, nakatulog ako. Eh. Sana yung pa-uwi din, makatulog din tayo guys. Para pahinga, di ba? Oh, di ba? Kudos to Jeju Air guys. On time, magpa-board. 6:40. Nice. Okay guys, sakay na tayo. Ayun, nagpa-final call na sila. Super on time. Ayan na guys, goodbye. So, we are na. I'll see you again in autumn. Ayan guys, may meal time. Hindi ko alam na nagpala ako ng meal. Hindi ko maalam na. Kaya siguro naka-priority tayo kanina. Siguro may napindot ako dun sa booking na hindi ko ma-remember. Oo guys, naalala ko na order nga pala ako ng food. Bibimbap. Ayan. That's it. Tanong ko na. O diba hanggang sa plane? Bibimbap. Bibimbap is life. Let's try. Okay guys, it's 10:10 now, Manila time. Aga natin, no?
tinext ko na si brother-in-law, papasundo tayo kay Tokyo. Itong maganda guys, yung Jeju Air. Hindi kami nagtagal dun sa runway, as in nakapark agad. Hindi kagaya nakalaan, di ba isang oras tayo sa Fukuoka ba yun? Anyway, labas na muna tayo. Okay guys, tapos na tayo sa immigration, in fairness. Super bilis talaga ng e-gates natin ha. Like, yung mga sunod-sunod nating flights na international, puro e-gates yung nadaanan ko guys. Super bilis! Now, let's get our bag. Kaso wala pa sa screen yung flight. May napagtanungan ako guys. Number 4 daw ang Jeju Air. 10:35. Ang aga natin. Kaso si brother-in-law wala pa guys. Hindi mailabas si Tokyo dahil may nakahalang dun sa gate. Nasa sakyan. Yun ang struggle namin pag may maharang dun sa gate. Eh. Hindi mailabas si Tokyo. Sabi ko si Kyoto na lang gamitin. Ayun ang tanong. No oras dating si brother-in-law. Napaaga ako masyado sa naiya. Anyway, kung matagal pa siya, bili muna tayo ng snack. Kasi yung bibimbap na binili ko, bigay ko na lang kay sis para matikman niya. Feeling ko mauna yung bag ko kasi nung nag-check-in ako kanina, may nilagay yung staff na parang near the door priority boarding. Hindi ko alam ba't ganun, ba't kaya ganun yung nabuk ko, no? Meron siyang priority check-in, tapos priority yung bag. First time ko na kasi magbook sa Jeju Air guys. Kaya ayun, ewan ko kung may naklik ba ako dun or what. Ayun na guys yung bagahe natin. Naka-priority nga, tignan mo na una. Ano kaya napindot ko, no? Curious ako guys kung paano ko siya yan nagawa. Kasi ang ginawa ko naman is yung normal booking lang. Tapos ang alam ko, nag-avail lang ako ng food. Pero hindi ko alam kung bakit ako naging priority. Ayun, no? Alamin ko kung ano na pindot ko para sa sunod na magbubuk ako. Ganun lang din gagawin. Yay! Ang aga natin guys, oh. 10:40. Tapos na tayo. Samantalang si brother-in-law. Hindi ko alam kung nakaalis na or paalis pa lang. 30 minutes pa yun bago dumating. Anyway, mag-snack muna tayo sa labas kung wala pa siya. Ay, nag-stop. Punta na natin yung maleta natin guys. Okay, it moved. So, hindi na tayo gumalaw pa. Eh guys, so may nakalagay. Ngayon o, may nilagay siyang door side. Kaya, feeling ko, pinrioritize nila. Yay! Okay, lagay na natin yung ating hand carry bag na naiwan sa airport bus sa Korea. Ay, nako. Anyway, labas na tayo guys. Si brother-in-law mukhang wala pa. So, hanap tayo ng makakainan. So, choice natin is either Burger King or Jollibee. Ayun, may Denny's sa taas. Di ba parang may Tim Hortons dito guys? Bukas pa kaya yun sa taas? Tim Hortons, kapihan pala yun, no? Saan kaya masarap kumain? Gusto ko ng McDo. Yan, McDonald's. McDo tayo guys. Ito yung Tim Hortons na sinasabi ko pero close na. Di ba, nakaabot ako dito sa fourth floor. Saglit lang naman, elevator naman. Okay, let's eat. Okay guys, so nag-chat na si brother-in-law, papunta na siya. So mga 30 minutes pa yon, kaya kakain muna tayo. Ayan, chicken a la king, fries and drinks. Okay, ayan na guys. Maubos ko naman yung a la king pero yung rice hindi na. Meron pa akong fries. Andiyan na si brother-in-law sa labas. Hinataw na naman siguro nilang Skyway. Kaya less than 20 minutes, nandito na siya. Nag-take out lang ako ng burger, tapos baba na tayo. Alam nyo kanina guys, nalito pa ako kasi hindi ko alam kung anong terminal yung Jeju Air. Pag sinearch mo sa Google, lumalabas Terminal 1. Tapos meron ding article, Terminal 3 daw. Eh naalala ko, nag-post yung Mia, diba, na recently nagpalit sila ng mga assignments ng airlines. Tapos yun, nakita ko, Terminal 3 yung Jeju. So, sinabi ko kay brother nila, sa Terminal 3 tayo magpapasundo. Ang init dito sa Pinas, guys. Hindi ako lumalabas eh. Hinihintay ko lang si brother-in-law na dumating bago tayo lumabas. Kasi pag lumabas tayo, guys, for sure, jabar-jabar tayo sa init. Ang saya nung South Korea travel natin, guys, no? So, comment down below kung gusto nyo bumalik tayo ng autumn. Kasi babalik talaga tayo. Okay, guys, ayun si Tokyo. Yay! Makauwi na tayo, guys! Let's Tokyo!
Alright, we're here kay Tokyo, guys. It's time to go home. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na ito. And I'll see you on the next vlog. Gagawa tayo ulit ng ano, guys, budget and itinerary. Huwag kayong mag-alala. Bye-bye. Good night.